dream is to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. So, another video ulit, no? Tutorial ulit tayo para sa mga beginners. At sa mga di pa nakakaalam paano talaga gamitin yung stop limit. Kasi ito yung mas maganda, maganda kasi pag nag-stop limit ka. Pag nag-stop limit. So, review lang ulit natin. So, ano ni siya? Dito muna tayo sa market muna. Pag market pointo sige, ito na sample lang. Pag market yung ano nyo, kinlik nyo, gusto nyo mag-buy, market na yung price, pagay nyo amount kaya ng 100% o bili kayo ng 200 250 55. Pag yan, pag kinlik mo itong buy, yung nasa dito, yung una sa linya, ito yung mababay mo na price. Yan. Tumatakbo yan eh. Tumataas, bumababa. Hindi dito ah. Ito yon. Minsan, tumatakbo kaya saktong ito rin minsan. Ganon din sa sell. Pag nag-sell ka ulit, pag click mo, ito rin yung unang nag-bid. Yung ma-ano mo, yung presyong bibili ng binibenta mo na ano, na coin, na ADA, na 2255 na amount. So yun. So ngayon dito sa limit, alam na natin na kung gusto mong bumili, eh tingnan muna natin. Kung gusto mong bumili ngayon, pwede kang maglagay ng presyo. Like ganito, 50 yan, 5093 sa amount, ilang amount, 255, lagayin lang ito 55, tapos buy. Pero madalas ako pag bumili, wag kang bumili sa dito na price, babaan mo kung konti, nga dito ka para diretso na, hindi ka na mag type, click ka lang ng anong presyo yung gusto mo, saan ka sasabay, dito ba. So automatic, ito na yan, nakalagay na yan, lipat natin. So yan, tapos yung amount na bibilin mo, tapos buy. Ganon din sa sell. Pag nakabuy ka na kasi, may mga profit calculator to yung ginagamit, or yung formula na i times yung ano, yung buy price times 1.012 kung gusto mong 1% tapos increase, or gagawa kayo ng ano, bale ito. Sana yan, yan. May ganito kayo, pwede din. Yan. Tapos may application din na ginagamit, no? Pwede din. So yun. Ngayon, sa stop limit. Sa stop limit, ang purpose talaga ng stop limit is para di ka na mag-aabang. Di ka na mag-aabang ng presyo kung kailan mo bibenta. At sa stop limit, depende yan. Kung sa sell ka, stop limit sell ka, pinoprotektahan mo lang yung coins mo na hindi ka malugi ng ano, ng malaki. Tingnan natin ano. Saan ba yung coins ko? Nasa page pala. Tingnan lang. So ito. Ayan, konti lang yan. Yung stop limit sa sell, pinoprotektahan mo lang na hindi ka malugi ng malaki. Bali, shield mo lang, kumbaga, na baka pagtulog mo, bumaba na yung ano, yung presyo sa pagbili mo. Ito. Gagawin natin ganito yan. Diba, hanap muna tayo ng bali, gagawin nating support niya. So ito, dito
or itong presyo na to, total 3.69. Pag ang presyo umabot siya ng 223.69, ito yung balis stop natin. Lagay natin dito 223.69. pag ang presyo umabot na sa 223.69 na ginawa nating support, diba alam naman natin madalas na pag yung support and resistance, pag yung support na na-break, eh magda-downtrend yun, diba? So, para iwasan natin na malugi tayo, ginagawa natin, magsa-stop limit tayo, stop loss tayo dito, kumbaga. So, pag dumating na lang 223.69 yung presyo, automatic, dito sa limit, mag-sisit siya ng order ng 223, depende na lang sa atin kung magkano, lagay natin 222.5. So ganyan. Ano? Pag sa normal, di ba? Bale. Pag sa limit kasi tayo, pag ganito. Bale, pag sa limit. Pag sa limit kasi tayo, nagbenta tayo ng 222.5. 100%. Pag sinell natin 'to, automatic masisell na 'yan. Pero hindi sa halagang 222.5. Sa halagang ito, market. Ito yan. Pero para iwasan yan, mag-stop limit tayo. So ganito mangyayari. Yan, di ba? Kita nyo. So kanina, ito yung condition natin. Ito, hindi to para mag-sell. Kung mag-moon man yun, so pagka kinabukasan, it's up to you kung isi-sell mo na or anong gagawin mo. At least, hindi ka ano, gigain ka. Ito lang is to prevent na malugi ka ng malaki. Bale, bago siya bumaba pa ng ilang porsyento, 10%, 5%, binalik mo na sa USDT yung coin mo. So, ganito yan. Oh, ito, gagawin ko na lang. Kasi, para may example talaga. Itong 0.5 ko, gagawin ko, ito yung bale ginawa kong stop. Ibig sabihin, ito nga, pag dumating na sa presyong ganito, magsiset siya ng, magti-trigger siya, magsiset siya ng order ko na 222.5. So, pag bumaba naman, pagdating dito, nasa order ko na to, triggered na. So, pag 222.5, automatic sell siya. Click natin na. Ito, 115, medyo manapilaking ang logi. Isa ko lang naman. Sige. Set, sell. Yan. If the last price drops to or below 223.69 USDT, an order to sell 0.52, ganyan, ETH, at a price of 222 will be placed. So, placed order natin to. Yan. O, diba? Nasa open orders natin. So, yan. Safe ka na. Just in case bumaba yung presyo, bumaba ng nasa 220, so yung 1% bumaba, 1% mahigit, hindi ka na ano, save ka na, hindi ka na malugi ng malaki. Yan yung stop ano, stop limit. Para pagtulog mo, safe ka na. Pag tumaas naman, nag-moon yun, so it's up to you kung sisell mo na. Diba? So, yan. So, cancel natin, no? Para dito ulit, mag-explain ulit ako dito. I-explain ko naman yung paano gamitin yung buy ng stop limit. Sa ngayon, hindi ako makapag-execute ng tama kasi wala akong USDT na sa ETH. So, hanap ko na tayo ng prepare ko sa ETH ko para may execute talaga natin. So, for example, ito na. Sa buy tayo, buy stop. So, sa ngayon, parang ayaw ko pang bumili. Baka bumaba kasi. Gusto ko, bibili ako dito, no? So, may ginawa nating resistance niya.
sa presyong 9710. Yan. Ito. Pero ayaw mo magantay kasi dito pa yung presyo, 96 pa eh. Tapos gusto mong bumili dito. So gagawin natin, mag-buy ano tayo. Buy stop sa top limit tayo na buy. Gawin natin anong presyo yung gusto natin bilhin. Yung resistance natin. Ginagagawin natin resistance 97. Kalagay na lang natin dito. Ito 974 sa niya. Ang hirap na huli. Yan, mga 9715. Oh yan, ito na 9715, dito ko na lang kinuha. Ito, click na lang padiretso na. So ngayon, ang condition natin, pag umabot na sa presyo ito, 9715, magsisit siya ng limit order natin. Maglalagay siya ng limit order natin. So, pibili tayo para maka ano tayo. Kasi pag na-break yung trends, di ba? Ay yung, I mean, yung resistance is mag-uptrend. Is parang ayaw mong mahuli. Baka sayangan ka. So, ito na. Bili natin ng 17, ano ba? 750, 176, 65. Ganyan. So, instead na gagawin natin, pag sa limit kasi, kapag kasi bumili tayo sa limit ang ito, gusto natin ito, 97165, dito natin gawin sa limit lang, 9765. Tapos yan, pag click mo tong buy, automatic, dito ano yan, dito na itong market yung mabibili mo. Hindi yan magli-limit na dito, dito pa mag-i-execute, hindi. Automatic yan, dito yan bibili. Kaya nga may ganito eh. Para siya na yung mag-click sa'yo. Pag umabot yung presyong ginawa natin, so umabot sa presyong ganito, magsisit limit siya ng ganito. No? Subukan natin na. Yan, 100%. Yan. 9796. Bye. Yan, ito yung kanina eh. Pag umabot daw sa presyong 97151, mag-ano siya, mag-set limit order siya. Kaya place order natin. Yan. So, dito na. So, yun. Yun yung paggamit ng stop limit. Tapos itong paggamit ng stop limit. Ang maganda kasi pag nag-stop limit ka, pag ETH or Bitcoin yung coin mo, ginagawa mo, doon ka pumuprofit sa mga altcoins, tapos yung Bitcoin mo pang, maganda kasi yung Bitcoin pang long term, di ba? Kasi alam natin yung Bitcoin, Ethereum, yung dalawang pinaka top na coins na uptrend talaga. Yung parang habang tumatagal, tataas talaga yon. So ginagawa natin, maganda, dito tayo sa altcoins nagtitrade. Tapos, pag bumili, for example, ito, BATETH. Pag bili mo nito, nag-moon siya. So, it's up to you, sell mo ulit. Pero pag nag-down siya, bali, downtrend siya, masisell automatic siya. Kasi may stop sell, ano kay, stop limit kay. Babalik ulit siya sa ETH, kahit lugi ka konti, pero at least bumalik sa ETH. Pag tumaas naman yung ETH, yung long term naman yung ETH, eh tataas rin yung price. So yun, no? So sa mga hindi pa nag-subscribe, sa bago pa lang dito, kasi bago pa rin lang tong channel ko eh. So subscribe na kayo, thumbs up for more videos, tutorial po. Sige. Thank you. To live life golden, yeah, we're golden, baby, we're golden. Yeah, about to see it shine.